Sa aklat ni Propeta Jonas. Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa Balak na paggunaw sa Ninive at siya'y nagalit. Kaya dumalangin siya, "Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot ang Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Jonas?" Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay." Sinabi ng Panginoon, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop." Ang Salita ng Diyos. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako'y tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Mapagpatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili, pakinggan mo Poon ang aking dalangin, tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kailangan po natin talaga ay ang pagkakaugat na po natin sa Diyos. Hindi lang po ibig sabihin itong paggawa lang ng mabuti, pag-iwas sa masama. Hindi eh. Palagay ko ang napakahalaga yung pagkakaugat natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sinabi nga doon sa linggong pagbasa, "The stone that the builders rejected has become the cornerstone." Kaya pinaka-cornerstone po ng ating buhay ay walang iba kundi si Kristo, na siya po ang ating daan, katotohanan at buhay patungo sa ating Diyos Ama.
At alam naman po natin ang pagiging iisang Diyos. Kahit ito ay tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang daan lahat, no, sa Diyos ay walang iba kundi Diyos din, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang gabay sa atin para makaugat na po tayo sa ating Panginoong Diyos ay yung dasal na Ama namin. Ito ang maggagabay sa ating buhay, sa ating pagkakaugat, sa ating Panginoong Diyos. Kung dinadasal natin ito araw-araw, katulad ng pagdasal natin ng Santo Rosario o pagdalo natin sa bawat misa, parati nating nadarasal itong Ama namin, no? Ano ang mga sangkap ng Ama namin upang ang ating buhay ay maugat, no, sa ating Panginoong Diyos at masalamin na ang Panginoon sa ating buhay. Una, pagsamba. Sabi, sambahin ang ngalan mo. Alam niyo po, kahit sabihin na natin ng pagsamba sa dasal, yung gawa natin parang hindi po nagre-reflect ng ating tunay na pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ba ay prioridad pa ng ating buhay? Kasi kung hindi, meron na tayong tinatawag na mga maliliit na mga Diyos, Diyos-Diyosan sa ating buhay. Maaring ito'y pamilya, pera, trabaho, bagamat napakahalaga, pero hindi ito ang daan patungo sa Diyos. Mga Diyos-Diyosan po ito. Kaya klaruhin natin sino ba talaga ang sinasamba natin. Pangalawa, matupad nawa ang iyong kalooban. Hindi yung nagtutunggali yung kalooban natin at kalooban ng Diyos na parang pinaglalaban pa natin. Akala natin sa pagsunod natin ng sarili nating kalooban, mabubuhay pa tayo. Hindi po. Ang tunay na buhay din sa mundong ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na magbibigay buhay sa atin at sa ating kapwa. Ikatlo, yung relationship na po natin sa ating kapwa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. No? Patawarin mo ang aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. And generally, yung tungkol din sa relationship po natin sa ating kapwa sa pamamagitan po ng habag. No? Sinasabi po sa batas ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya yung golden rule, no? Kung ano ang nais mong gawin sa iyo, ganun ang gawin mo sa iyong kapwa. Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, wag mo rin gawin sa iyong kapwa. Kung gusto mong patawarin ka, ikaw ang maunang magpatawad. At kung nais natin na patawarin tayo ng Diyos, magpatawad din tayo ng ating kapwa. Ito lamang ay tatlo sa mga napakaraming mga mensahe ng napakagandang dasal na Ama namin. Katulad pa ng pagkain, no? Kung malaman natin lahat ng mga blessings natin na tatanggap sa buhay na ito ay nanggagaling sa Diyos, hindi sana matagal na tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi lang basta inaasam natin na magkaroon tayo ng pagkain. At syempre pa, pagdating na sa kaduluhan din ng ating buhay, at kahit ngayon, hilingin natin na iligtas tayo sa lahat ng masama at ilapit na po tayo sa ating Panginoon hanggang sa mata mo natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang sangkap ng pagkakaugat natin sa ating Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, gisingin mo po ang aming diwa. Kami po madalas ay naliligaw. Pinahalagahan namin ang aming sarili at hindi po kayo. Tulungan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay na masilaya namin ang inyong kagandahan, na kayo lamang aming sasambahin at paglilingkuran, na lahat ng bagay ay nanggagaling sa inyo at mahalin namin ang aming kapwa katulad ng pagmamahal ninyo sa amin. Gabayan niyo kami sa aming pang-araw-araw na buhay at iugat ang buhay namin sa inyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristong aming Panginoon.